660cc inline 3-cylinder liquid-cooled 150rpm, torque na 64 Nm of torque at 5,250rpm, seat height na is 508mm, wet weight na is 189kg, with a fuel capacity of 14 liters. Tap lang natin yung frame for few seconds dito. Just to appreciate mga pre, this is not a motorcycle mga Jap. This is a freaking piece of art. Right, so yun. Ito na yung Triumph Trident 660. So na-feature ko na to before. Hindi ko lang siya napagtuunan ng pansin. Kasi that time, the story is yung Triumph Kalamba. That's the vlog that time. Pero this time, focus natin yung lente natin kay Triumph Trident 660. Triumph Trident 660 ay gumagamit ng inline parallel 3-cylinder engine, 660cc, walang round off, walang butal, eksaktong 660. Mga chaps, naka Nissin caliper na yan mga chong, on stock. Kaya makikita nyo bukod sa naka Nissin caliper na yan, Michelin na rin yung tires mo. Michelin is good actually ah. Pakakan nyo yan. Grabe, sobrang sticky niya, no? Tsaka, I like the dimensions. Ang ganda niya. Parang ayoko siyang idaan sa putik. Ang ganda. Dual disc. Diba? Dalawa. Of course, yung 3-cylinder engine niya. Tapos, of course, Nissin din sa likod. ABS. So, equip na rin to ng traction control at pwede mo rin siyang kabitan ng quick shifter kung gusto mo. So, kung may compatible at may available sila dun na quick shifter. Naka TFT display na siya. Tapos, meron siyang dalawang riding modes. Ayan, makita niyo yung mga buttons to access the riding modes. Tapos, ayan yung kanyang mga signal lights, horn, switch. Grabe. Ang high-end. Alam mo yung pag hinawakan mo yung plastic niya, grabe. Ang high-end niya, bro. Hindi siya yung... Kasi, kung nakahawakan ng ibang bikes, pag hinawakan mo yung plastic, it felt cheap. Ito hindi. Iba yung gaspang niya. Parang pangyayamanin talaga. Ang ganda. Tapos talaga nakuha nitong attention ko nung frame slider niya. Ang ganda oh. Meron siyang custom na frame slider para sa kanya. So hindi ka nabibili ng iba yung mga aftermarket. Kasi ito talagang swak na siya dyan. Sasalpak mo na lang. Right, so mga brother. Upuan natin. Tingnan natin. Easy tight. Again, ay 5'6". Kasi naman medyo... Ano lang, height ng Pinoy lang tayo. Wow. Ang solid yung handlebars niya pag tinwist mo. Ang solid yung pakiramdam mo. Tapos yung clutch niya okay na okay din. Adjustable yung kanyang brake levers. Sarap. Ganda nung... So ito pala yung view. No, if you're on top of the motorcycle, if you're riding it, ayan yung view mo. Upright pa rin yung position mo. Komportable. Ito talaga, this is a road bike, I would say. Road bike tapos. Huwag kami kay Mrs. Pwede niya panchicks. Maganda. Ganda. Yung shape niyo. Pasin niyo yung matcha. Yung cut niya rito. Pag tinignan mo siya mula sa gilid, hindi mo siya mapapansin. Pero andito siya. Pag you're on top of the bike, ayan na siya. Tapos yung kanyang susiyan nandito sa tank section. O yung gantong klase ng look ng puwete. Malinis lang. Diba? Tapos, to complement that, lagay mo lang ng mudguard and dito yung plate number mo. Sleek! Belly exhaust siya. So, kagaya nga nasabi ko doon about sa underbelly exhaust noon, pagka kasi naka-underbelly exhaust ang motor, weight distribution niya, mas balanced, mas well-balanced yung motor pag ganyan. Pero ako, siguro, paltan ko to, tanggalin ko to, magano ako, mag mid-pipe ako dyan. Hindi na ako magpo-full system kasi hindi man ako makangarera, pero siguro mag mid-pipe ako,
para may nakalabas. Pwede naman ganun. Pero, look at the entire bike. Pwede rin namang hindi. Siguro yan, bili mo na lang yung mga accessories nila. Tapos yun, makukuha mo na yung pinaka jewelry. Pogi-pogi natin. Look at the ganda nitong touch ni Triumph dito ng kanilang logo saka headlights. Saktong-sakto lang. So, sapang presyo tayo. 522,000 pesos. Pero, hindi pa kasama yung mga accessories niya, mga pre. Bibili mo yan separately. So, papakita ko sa inyo yung stock. At Baja Orange. This is 522,000 pesos with this colorway. Sapphire Black naman, siya is 516,000 pesos. But syempre, you know me, I'll go for the orange. Alright, so grabe, ang ganda talaga ng Triumph Trident 660. The more ko siyang pinitignan, the more ko nagugustuhan tong bike na to. Well, who knows, diba, in the future, mali mo, mabili natin yan. Pero sa ngayon, mga ngarap muna tayo, mga chapi. So again, price ito is 522,000 pesos. This colorway. Pag pinili mo naman yung matte black, so magtipid, that's 516,000 pesos. Pero kung kagaya ng example nila rito, pag nakalagay na yung mga accessories na, grabe, ang ganda lalo. Ang daling paporma nito. Pre, kahit siguro, hindi ka ganda yung kagandahan lalaki pag umupo ka sa motor na to. Upogi ka. So, yun lang mga chaps. Well, thank you so much for watching this channel. Kung hindi ka pa naka-like and subscribe to this channel, please consider hitting the thumbs up. Like and subscribe to this channel para sa mga takas.